pagsulat ng memorandum, agenda at katitikan ng pulong. Muli, ako si Teacher Lourdes. Ang tatalakayin natin ngayon ay Aralin 3. Talakayin muna natin ang memorandum. Ayon kay Professor Maria Rubilla Sudpraserc noong 2014, ang memorandum ay isang kasulatang nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o paalala sa isang mahalagang impormasyon, gawain, tungkulin o utos. Maikli lamang ang memorandum. Ang pangunahing layunin ay pakilusin ng isang tao sa isang tiyak na alituntuning dapat isakatuparan. May papel na ginagamit sa pagsulat ng memo. Ayon kay Dr. Darwin Bargo noong 2014, ang unang kulay ay puti sa pangkalahatang kautusan, direktiba o impormasyon. Ang pink o rosas ay ginagamit sa request order mula sa purchasing department. At ang dilaw o lunti ang kulay ng memo ay mula sa marketing at accounting department. Nalaman natin na may iba't ibang kulay pala ang memo. Pag-usapan naman natin ang uri ng memo ayon sa layunin. Memorandum para sa kahilingan, memorandum para sa kabatiran, at memorandum para sa pagtugon. May bahagi ang memo. Una, ang letterhead. Dito natin matatagpuan ang logo, pangalan ng kumpanya, lugar kung saan ito matatagpuan, at numero ng telepono. Ang sunod na makikita natin ay para sa o para kay, para kina. Malalaman ang pangalan ng tao o mga tao o kaya na may grupong makakatanggap ng memo. Emo pa rin tayo, nakalagay dito ay mula kay. Naglalaman ito ng pangalan ng gumawa o nagpadala ng memo. Sumunod naman ay makikita natin sa memo ay petsa. Ilagay ang buong pangalan ng buwan, kasama ang araw at taon. Hindi po pwedeng kung November ilalagay ay nov. Dapat ito ay buo. Paksa. Mahalagang maisulat ito ng payak, malinaw at tuwiran. Bahagi ng memo pa rin. Makita natin dito yung mensahe. Maikli pero detalyado. Dito rin natin makita kung ang memo ay tungkol sa sitwasyon. Siyempre sa bahagi ng memo, hindi mawawala ang mensahe. Ano ba ang mayroon sa mensahe? Maaring ito ay sitwasyon, problema, solusyon, paggalang o pasasalamat. Alinman sa apat na iyan. At lagda. Ito ay kadalasang nailalagay sa ibabaw na mula kay. Ito ay isa sa halimbawa ng memo. Para kay, nakita natin, mula kay, petsa, buong Nobyembre ah. Hindi nog, paksa. At kung kinakailangan may pagbabago ng petsa ng pulong ay baguhin. Pag-usapan naman natin ngayon ang agenda. Ayon pa rin kay Sudpraserc noong 2014, ito ang mga nakatakdang paksa na tatalakayin sa pulong. Una, meron tayong memorandum. Ang ikalawa natin ay agenda. Agenda. Ito ang nagsasaad ng mga paksang tatalakayin, taong kabilang sa pulong, at oras na itinakda para sa bawat paksa. Ito rin ang magsisilbing balangkas ng pulong. Ang ibig sabihin, kung ano yung agenda, hindi lalayo sa agenda ang pag-uusapan sa isang pulong. Ito rin ay magsisilbing talaan o checklist. Ito ay magsisilbing gabay upang hindi malayo sa paksa ang pagpupulong. Dapat nating tandaan sa paggamit ng agenda. Una, tiyaking ang bawat dadalo sa pulong ay nakatanggap ng sipi ng mga agenda. Ikalawa, talakayin sa unang bahagi ang higit na mahahalagang paksa. Ikatlo, manatili sa schedule ng agenda ngunit maging flexible kung kinakailangan. O halimbawa, mayroong schedule na itinalaga o nakalagay sa agenda. Ang ibig sabihin na manatili sa schedule ng agenda pero maging flexible. Halimbawa, mayroong hindi inaasahang aberya. Magkakaroon ng konting adjustment sa oras pero huwag namang masyadong malayo. Maging flexible.
Ano ibig sabihin na maging flexible? Gagawa ka ng paraan para maisaayos ang gaganaping pulong. Ika-apat, magsimula at magwakas sa itinakdang oras na nakalagay sa agenda. At ang ikalima, ihanda ang mga kakailangan ng dokumento kasama ng agenda. Nakahanda na yung mga kakailangan ng dokumento dahil kapag pag-uusapan na ang particular na paksang iyon ay mayroon kang maipapakitang dokumento. Ito ang halimbawa ng agenda. Nakalagay ang petsa sa taas, nakalagay yung lugar kung saan gaganapin ang pulong, at ang paksa ay nakalagay din dyan. Ang halimbawa ng paksa dyan ay preparasyon para sa senior high school. At nakatala din kung sino ang mga dadalo sa pulong. Nakalagay din ang oras. Ang halimbawa na ibinigay sa agenda ng pulong, aari niyong maging gabay. Yan, nakatala yung mga paksa sa agenda ng bawat paksa na tatalakayin. Kung sino ang taong tatalakay nun ay nakalagay na rin kung ilang oras niya yon sasabihin o tatalakayin sa mga nasa pulong. Pag-usapan naman natin ngayon ang katitikan ng pulong. Ito ang opisyal na tala ng isang pulong o minutes. Sino ang gagawa ng minutes? Ito ay kalimitang isinasagawa ng formal, objetibo, at komprehensibo o nagtataglay ng lahat ng mahalagang detalyeng tinatalakay sa pulong. Ang halagang bahagi ng katitikan ng pulong, syempre nandiyan ang heading, naglalaman ito ng pangalan ng kumpanya, mayroong petsa, lokasyon at oras ng pagsisimula ng pulong. At nandito rin ang mga lumahok o dumalo, naglalaman ito ng mga pangalan ng dumalo at lumiban sa pulong. At pagbasa at pagpapatibay ng nagdaang katitikan ng pulong. Banggitin dito ang nagdaang pinagpulungan o ano yung mga pinag-usapan nung nakaraan sa huling pagpupulong. Makita kung napagtibay o may pagbabagong ginawa sa mga ito. Nandito rin ang action items o usaping na pagkasunduan. Makita rito ang mahalagang tala hinggil sa paksang tinatalakay. Ito rin ang pabalita o patalastas. Naglalaman ito ng mga suhestyong agenda. Halimbawa, wala naman doon sa agenda, may binangong katanungan o kaya may binangong paksa. Ito ang suhestyon. Ito yung magiging pabalita o patalastas. Schedule ng susunod na pulong. Nakalagay rito ang petsa at lugar kung saan gaganapin ang susunod na pulong. Pagtatapos, nakalagay rito kung anong oras natapos ang pulong. At lagda. Nakalagay rito ang pangalan, lagda ng taong kumuha ng katitikan at petsa kung kailan ito isinumite. Ang may lagda doon ay kung sino ang gumawa ng minutes. Mga dapat gawin ng taong naatas ang kumuha ng katitikan ng pulong ayon kay Bargo noong 2014. May dapat gawin yung mga naatasan na gumawa ng katitikan ng pulong. Hanggat maaari, hindi participant sa nasabing pulong. Hindi siya kasama sa magpupulong. Ano kaya ibig sabihin? Para makapag-focus siya sa kanyang ginagawa o pakikinig doon sa pinagpupulungan para maitala niya ang lahat ng tatalakayin sa pulong. Umupo malapit sa tagapanguna o presider ng pulong. Siyempre, dapat nasa unahan, bandang unahan para mas marinig niya ang sinasabi ng presider ng pulong. May sipin ng mga pangalan ng mga dadalo sa pulong. Mayroon siyang hawak na kopya ng mga pangalan ng dadalo sa pulong dahil iyon ay isusulat din niya sa katitikan ng pulong sino yung nagsalita sa particular na paksa. Handa sa mga sipin ng agenda at katitikan ng nakaraang pulong. Hawak din niya ang sipi kung ano yung pinag-usapan nung nakaraan o sipi ng pulong. Kapokus lamang sa nakatalang agenda. Yun ang focus ng katitikan ng pulong. Tiyak ay nagtataglay ito ng tumpak at kumpletong heading. Gumamit ng recorder kung kinakailangan. Recorder para kung sakali na meron siyang na-miss o hindi niya masyadong narinig yung sinabi ng presider or ng speaker ay meron siyang babalikan na recorder. Ipiplay lamang niya ito at isusulat niya kung ano yung sinabi ng speaker or yung presider doon sa oras ng tinalakay ang paksang iyon. At itala ang mga motion o formal na suhestyon ng maayos. May mga suggestions ang sa isang pulong. Maaari isama ang mga suhestyon. Itala ang lahat ng paksa at isyung na pagdesisyonan ng koponan. Isulat o isaayos agad ang mga datos ng katitikan pagkatapos ng pulong. Yung mga datos napakahalaga noon, numbers. Kailangan ay tumpak ang pagkakalagay ng datos. May ulat ng katitikan, salaysay ng katitikan, at resolusyon ng katitikan. Natapos na nating talakayin ang memorandum, agenda ng pulong, at katitikan ng pulong.
Meron tayong tanong dito. Maaari niyong sagutin. Bakit mahalagang matutunan ang pagsulat ng agenda at katitikan ng pulong? Hanggang dito na lamang. Muli, ako si Teacher Lourdes. Maraming salamat!